po sa inyo lahat. I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise. So medyo matagal po tayo hindi nakagawa ng video and dahil po nag-busy po tayo sa ating mga trabaho. But anyway, today po, maggagawa ko ng kapirasong video for you dahil yung mga naawa ko doon sa ibang mga water refilling stations na wala po silang alam ano po ba yung TDS, ano po ba yung pH. Minsan may magtatanong sa akin, sir, paano po ba gaganda sasarap yung tubig ko or paano ganyan? Tapos later on malaman ko hindi niya rin alam yung mga TDS, ano ba yung purified, ano ba yung mineral. So today po, gagawa po tayo ng kapirasong video so I can help some of you na yung knowledge, yung medyo dagdagang kaalaman about water refilling station. So ganito, ano po ba yung TDS? Yung TDS, napakalaga po nito sa water refilling station. Dahil dito po natin na-determine kung yung tubig mo ay purified o yung tubig mo ay mineral or ano. So malalaman po natin. So ang TDS, ang ibig sabihin is total dissolved solids. So total dissolved solids. So solids po ito in dissolved form. So hindi nyo nakikita. So makikita nyo maaaring parehas na parehas na puting-puti yung tubig, parehas. Pero once na gamitan mo ng TDS meter, ito po yung parang ball pen na nilalagay sa tubig, makikita mo yung isa, marami, mataas yung bilang, yung isa, zero yung bilang. Yung zero, ibig sabihin, maaaring distilled water ito o maaaring magandang purification system to, or kung mga from 0 to 10, ang tawag nila dyan is purified water. Tandaan po natin, ang mga tubig na merong total dissolved solids na from 0 to 10, purified yon. So yung distilled water na Wilkins o anuman, zero ang TDS nito, pero ito po ay purified water din. Kaya lang, ang proseso niya ay through distillation. Kaya po naging zero. Pero parehas ng mga water refilling station, ito po ay purified water din. Kaya lang, yung mga water refilling station naman, hindi sila distiller ang gamit nila o hindi through distillation. Ang gamit po nila ay reverse osmosis membrane para mag-purify ng tubig. Okay? So malino po, pag TDS from 0 to 10, purified ang tubig mo. Ngayon pagka hindi 10, let's say 11, 15, 20, 50, 100 ang TDS mo. So dapat in that case, magiging ano ka, mineral water ka. Kung mga 30, 50, 70, yung Maynila, the 80, 100. So kung magbibenta ka ng tubig, yung classification ng tubig mo will be mineral water. So pag bibili ka ngayon ng tubig, may meron dyan yung mga ibang ano, 2-in-1, 3-in-1. So purified, mineral, alkaline, mga ganun. So kasi dati, pag bilang nga po ng mineral, sabihin nung tindero, hindi, purified kami. O nga po, mineral. So hindi nila alam kung ano yung mineral, kung ano yung purified. Akala nila, basta dumaan sa system, mineral na yun. So iba po yung purified, iba po yung mineral. Okay? So sa Manila, merong 2-in-1, meron silang purified. Pagka purified po, ang beta nila is 30. Pagka naman mineral, 25. Iba naman, 25 ang purified, tapos 20 yung mineral. Okay. So, yun po. TDS, alam na natin. So, dapat meron kayong metro. Titingnan ninyo. Kung purified kayo, dapat yung mga ninyo is from 1 to 10. Ngayon, minsan kung 11 or 15, actually, safe pa rin inumin yun. As long as pumasa sa bacteriological testing, safe pa rin siya inumin, tapos masarap pa namin din siya. So depende po sa inyo, as long as you can keep the taste na acceptable tsaka nasasarapan yung mga kliyente ninyo, pwede po yun. Pero meron po mga munisipyo na talagang strict sila sa TDS na dapat 10 ka bago ka bigyan ng mayor's permit. So meron pong ganun. Pero sa Quezon City tsaka sa Manila, hindi naman po ganun paano. As long as you have yung 12 tests na pasado ka, hindi sila masyadong strict sa TDS. So okay lang po yan. Alagaan nyo lang po yung maintenance, yung mga filter, yung lasa, yung carbon ng water refilling station nyo. So now, alam nyo na po yung tinatawag natin TDS. Ngayon, ano naman po yung pH? Yung pH po, ito po ang measure ng alkalinity or acidity ng tubig nyo. So applicable naman to sa mga nagtitinda ng alkaline. So nagtitinda ka ng alkaline, dapat alam mo yung pH ng tubig mo. Natetest mo yung pH mo. Hindi yung nagbenta ka ng alkaline, 35 yung benta mo, 30 yung benta mo, hindi ka naman nagpapatest ng pH kung talagang alkaline yung tubig mo. So mayroon po tayong tester na parang test strip na tinitingnan. Kasi tingnan nila yung color from ano, kung anong 7 ka ba, 8, 9 ka ba, ganun. So malalaman mo yung alkaline. Or kapadala mo sa mga laboratory ng DOH accredited labs. Kung every month, kung alkaline pa ba yung binibigay mo, hindi ka naman yata nagpapalit ng filter.
So ganun po, yun po yung pH. Meron po yung chart, may kulay yan. If yung bluish, medyo blue, violet, yun po yung mga alkaline. Pagka nag-green, yellow yung strip mo, yun po yung acid. Let's say, mga soft drinks, acid yan, yung vinegar, acid yan. Yung sa alkaline naman, actually, yung soap solution, alkaline yun. So, ganun po. Okay? So, you're into water refilling station. Dapat alam mo yung dalawa na to. Alam mo yung TDS, alam mo yung pH. Hindi ka nalilito kung data sa purified down mo, pero concerned ka sa pH. So, actually, sa purified, acceptable po yung from 5.5 to 7.5. Pasado po yun sa DOH. Okay? So, yun muna po. God bless. Think to improve yourself. Think to improve your life. Ingat po tayo. And see you on my next video. Tingnan ko kung ano po pwede kong ibahagi na basic knowledge sa water filling station. So, God bless po.